Magandang araw. Gumising ako kaninang umaga. Sobrang sakit ng ulo ko. Gustuhin ko man na hindi pa bumangon kasi itong ating taba Ching-Ching ay nagising na at naglalaro na at kung ano-ano na ang ginagawa kay Mami. Kaya no choice, kailangan ko nang bumangon at isa pa ay isinet ko na nga yung sarili ko para maglaban ng mga damit nitong ating taba Ching-Ching. 2 weeks na rin kasi ata akong hindi nakakapaglaban ng mga gamit niya kaya dumami na ng dumami. Pero bago ang lahat ay maghahanda muna ako ng pagkain nitong ating taba Ching-Ching sa araw na ito. Carrot, chicken and rice nga ang pagkain ni baby ngayon. Nilalaga ko na nga lang muna yung carrot and chicken at mamaya kapag medyo malambot na sila ay tsaka ko isusunod yung rice dahil luto naman na siya. At habang inaantay ko nga na lumambot ang mga ito ay nagtimpla na muna ako ng coffee shape. Gaya nga po nang sabi ko sa last vlog, kape lang ako every morning at hindi talaga ako nagbe-breakfast. Buti na lang may mga ganitong kape na lumabas ngayon yung hindi ka mangangasim. Dahil every morning, talagang coffee is life ako. Pagkatapos ko namang magkape ay binalikan ko na nga yung niluluto ko at medyo malambot na kaya lalagyan ko na siya ng rice. Aantayin ko na nga rin siya na medyo mag-subside yung tubig tsaka ako naman ibe-blender. Habang nag-aantay naman ay aayusin ko na nga rin itong labahan ko ng mga damit nitong ating Stylianos. Medyo madami-dami na nga at 2 basket na nga yung naiipo na labahan niya. Kaya kailangan ko na rin talagang labahan bago siya maubusan. Ginamitan ko na nga rin pala ng hand blender itong pagkain ni baby dahil medyo madami-dami at hindi kakasya doon sa food processor niya. Abang na nga rin siya habang ginagawa ko yung pagkain niya at mukhang inaantok-antok na nga rin siya. Alam niyo ba mga mami na ang sarap-sarap ng pagkain ni baby ngayon? Dahil alam na rin niya kung kailan mo siya susubuan dahil kusa na siyang umanganga. Isa na nga lang ang wini-wish ko sa kanya ngayon ay ang matutunan niya kung paano ang uminom ng tubig dahil talagang ayaw na ayaw niya ang lasa ng tubig. Away malala na nga kami kapag pinapainom ko na siya ng tubig pagkatapos siyang kumain. Kaya kahit na umiyak siya ay sige lang ako sa pagpapainom sa kanya para lang makainom siya ng tubig. Hindi ko na nga rin pala nakuha ng pagkain ni baby dahil tumawag si mama. At nung matapos naman kaming kumain, sinabi ko kay ate na hugasan niya muna yung mga pichel bago niya i-refill. Pero nagulat ako dahil hinuhugasan na rin niya yung mga kinainan namin kaya natuwa ako at kinuhanan ko siya. At nung nakita niya na binibidyohan ko siya ay nagalit pa nga sa akin dahil ayaw na ayaw talaga niya na kinukuhanan ko siya ng video. Sinasabi ko nga sa kanya na gustong gusto niyo siya na nakikita sa mga vlogs namin. Nitong nagdadalaga na kasi si ate ay medyo mahihain na siya kaya halos ayaw niya magpakita. Kaya isa yan sa rason kung bakit hindi niyo sila madalas makita sa mga vlogs namin. At isa pa ay siya din halos ang kumukuha ng mga video sa amin. Ang supportive naman dito ni ate sa mga vlogs namin kaso nga lang ay palagi siyang nasa behind the scenes. Si daddy naman, routine niya na yan na bago siya matulog ay tatawag muna siya sa amin para kumustahin kami kung okay kami. Mabuti nga ngayon at gabi-gabi na siyang nakakatawag. Dati kasi talagang walang signal sa kanila at hindi siya makatawag sa amin kaya hanggang chat na lang yung ginagawa niya. Masaya na siya na ganyan yung bago siya matulog ay nakikita niya kami at nakakamusta at nakakausap niya yung mga bata. Pero may time na sinasabi niya sa akin na nalulungkot siya at namimiss niya na nga yung mga bata lalong-lalo na ang ating Stylianos. Oras-oras din kasi akong nagsisend ng mga video ni baby sa kanya kaya parang nawi-witness niya din yung mga milestone niya. Simula kasi nung bumalik si daddy sa work ay ang dami-dami ng bagong natututunan ni baby. Mga milestone na gusto niya personal niyang ma-witness. Kaya masasabi ko na hindi talaga biro ang buhay ng mga OFW. Dahil kapag kadinadatnan sila ng lungkot at gusto nilang mayakap yung mga pamilya nila ay hindi nila magawa at nakukontento na lang sila na makita sila sa camera. Kaya napaka-importante na palagi natin silang kinukumusta. Kumusta? Dahil yun ang nagpapalakas ng loob nila. At ngayong meron na kaming Romy Stylianos, laging ganado si daddy kahit na medyo nahihirapan siya sa pagkakalayo niya dito. At palagi siyang napapangiti sa tuwing nagsisend ako sa kanya ng video ng kakulitan at kalikutan nitong ating Stylianos. Dahil iba talaga ang dala niyang saya, lalo pat para lang siyang nananalamin sa kanya.